Hey guys, this is Dr. Mike D. So today, pag-uusapan natin ang mga substances na nagkukos ng irreversible hyperpigmentation. So guys, importante na maging familiar tayo sa mga substances na ito dahil alam nyo naman guys, ang mga Pilipino, isa sa pinaka-primary problem ng ating mga balat ay hyperpigmentation. And alam naman natin na sobrang daming skincare out there na easily available na pwede nating ma-access kagaya ng sa Shopee at saka sa Lazada or other e-commerce shop. So mahalaga na malaman natin ang mga side effects or mga complications ng mga ingredients na ito sa ating skincare bago pa natin ito gamitin sa ating mukha. So guys, ang exogenous ochronosis ay isang skin pigmentary condition kung saan nagkakaroon ng dark brown to bluish black pigmentation sa mukha ng mga gumagamit ng mga skin lightening agents. So guys, hindi ito basta-bastang ordinaryong skin lightening agents guys. Sasabihin ko sa inyo later kung ano ang mga particular na skin lightening agents na nagkukos ng exogenous ochronosis. So guys, ang exogenous ochronosis ay nagde-develop sa mga pasyente na gumagamit ng skin lightening agents at usually nagtatrabaho sa labas or exposed sa init at sa araw sa labas. Pag parati kayong nagpapaaraw, pag gumagamit kayo ng mga skin lightening agents over huge areas or malalaking area sa inyong katawan at mataas ang concentration na ginagamit ninyo na skin lightening agent sa inyong face or katawan. At kung mas matagal nyo itong ginagamit, mas mataas ang chances na mag-develop ang exogenous ochronosis. So usually guys, nagde-develop ang exogenous ochronosis pag gamit ninyo ng skincare or ng skin lightening agent for 3 to 4 consecutive months. So guys, ang mga ingredients na kailangan nyong iwasan para hindi kayo magkaroon ng irreversible hyperpigmentation kagaya ng exogenous ochronosis ay hydroquinone, phenol, resorcinol, and beta-arbutin. So ang payo ko guys ay hanapin ninyo ang mga substances na ito sa ingredient list ng inyong ginagamit na skincare ngayon para maiwasan ninyo ang irreversible hyperpigmentation or exogenous ochronosis. So guys, huwag tayong basta-basta gumamit ng mga skincare na walang guidance ng board-certified dermatologist. Kung hindi po kayo sigurado, you can always send us a message for questions or you can send us the ingredient list of your skincare or yung mga skincare na gusto nyong subukan para malaman natin kung safe nga ba itong gamitin para sa inyong skin type. Thank you so much guys and I hope to see you in the online clinic. Bye! Stay safe!